The family of slain journalist Percy Lapid sees no near resolution to his murder case, attorney Danny Pelayo says. While they welcome the appearance of former prisons official Ricardo Zulueta, they expect the case to drag on due to what they call diversionary tactics of those behind the crime. Okay, nililinaw natin mga tol ha. Ngayong buwan ng Disyembre, wala pong resolusyon na lalabas sa prosecution kasi dinidinig pa po itong motion for inhibition. At early next year, January, inaasahan pong maglalagbas ng resolusyon ito pong prosecutor doon po sa penal na motion for inhibition ng kampo po ni Gerald Bantag. At ito rin po yung iniintay ngayon itong kampo naman ni Ricardo Zulueta bago po sila mag-submit ng counter affidavit. Kaya para po sa pamilya mabasa at sa abogado nito, this is a complete dilatory tactics. Pinapabagal po ang proseso para po pumabor sa mga akusado. Pero katulad po ng pag-uusapan natin mamaya, sinasabi po ng abogado ni Ricardo Zulueta ay mahina naman daw po ang ebidensya ng NBI at saka PNP. Sana kung talagang mahina ang ebidensya ng PNP saka NBI, wag na pong i-delay ang proseso, no? Dalhin na po sa korte at ilatag na doon ang kanilang mga argumento nang once and for all ma-acquit na po yung kanilang mga kliyente at maging normal na po tayong mga Pilipino. Kasi tayo po ay nagtatalo-talo dito. Sinasabi po ng ilan na tagahanga po sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero dahil po sa pagmamahal naman nila rito kay Gerald Bantag, nakalimutan na po nila before yung kanilang paghanga o pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sana madala na ito sa korte at matapos na, magkaalaman na kung sino ang tama at mali. Kasi alam nyo mga tol, ang mga abogado, hindi porket sinabi ng mga yan ay tama na sila. Both party, ang kine-claim po niyan ay sila ang tama. Pero sino ba ang mag-i-interpret ng batas? Hindi naman mga abogado eh, kung hindi ang husgado. At kapag ka in-interpret po ng husgado ang batas, ito po ang katotohanan. Okay, muli po nating panoorin ang balita. He also believes Zulueta has been in contact with the alleged mastermind, former Bucor Chief Gerald Bantag. I look at it as a pattern of dilatory and diversionary tactics being employed by them, meaning by Bantag and Zulueta. Dilatory, ibig sabihin ini-stretch nila yung si Attorney Lauro Gakayan. Siyempre, kapanalig ko ito sa pagtuturo Alam niyo naman, kapag ka professor ang isang tao, malapit din ang aking puso. Bagamat magkaiba kami ng paniniwala dahil kliyente niya itong si Ricardo Zulueta, nire-respeto ko, lalo napanood ko yung interview sa kanya, itong si Anthony Taberna. Yung period para masagot nila yung charges against them. In fact, I don't expect that this could be a resolution could be arrived at by the end of this year. I don't see any motive for the drug lords to be killing Percy Lapid. Wala akong nakikita ng ano. Ito ang isa sa mga punto Sinasabi kasi ng kampo nitong pong si Gerald Bantag at saka nitong si Ricardo Zulueta na ang mga may motibo para ipapatay daw po ito pong si Percy Lapid ay ang mga drug lords. Pero kung titingnan po natin ang nakaraan, wala po tayong nakikitang tinira o inexpose nitong si Percy Lapid sa kanyang mga programa na drug lords. Bagamat ang contention nitong mga sumusuporta kay Gerald Bantag, tinira daw po nitong si Percy Lapid, si Boyeng Remulla. Kaya ang ginawa po ni Boyeng Remulla ngayon ay lumilikha ng kwento at istorya nga at kaso laban po sa kanila kay Gerald Bantag at saka kay Ricardo Zulueta sa pamamagitan po ng paggamit di umano ng mga persons deprived of liberty. Pero yun po ang kanilang claim at wala naman po silang ebidensya na mailatag dyan po sa alegasyon nila laban kay Remulla. Ngunit ang sinasabi po dito ng abogado ng pamilya mabasa, hindi po yan totoo sapagkat ang nakikita lamang nila na mayroong motibo ay yung pagkakataon kung saan sa isang programa ni Percy Lapid noong September 5, pinangalanan niya bilang Cinderella man ang isang tao dyan po sa Department of Justice na biglang yaman. At ito daw po ay yumaman nung panahon o simula po ng pandemya. At doon po sa pahayag na yon ni Percy Lapid, ipinakita po doon ang kinalaunan inamin din ni Gerald Bantag na mga sasakyan
na ang isa sa kanya at ang bahay sa gobyerno at ang bahay na kanya pong inuupahan. O mula po nating pakinggan, ito pong si Attorney Pelagio. Di naman yan pinapakialaman ni Percy Lapid. He's not in hiding, then he should have been, at least gave an indication that he was just around. Naniniwala ako, nakipag-dunan. Sana pag-usapan yung consistency nila sa kanilang depensa. Zulueta, meanwhile, insists he was not in hiding. Okay, yan. Ang sinasabi kasi nitong si Ricardo Zulueta, hindi po siya nagtatago. At totoo naman, kasi wala naman siyang dapat ipagtago dahil hindi pa naman po siya wanted sa batas. Ang problema lamang, hindi siya po nagbigay ng opisyal na payag kahit sa pamamagitan ng kanyang abogado since nang siya po ay mag-awol diyan po sa Bureau of Corrections. Hindi po ito suspendido preventively. Ah. Si Ricardo Zulueta po ay absent without leave. At yan po ay magkaiba sa preventively suspended na si Gerald Bantag. Ngayon, pakinggan po natin ang interview ni Anthony Taberna. Pasensya na po kayo, Anthony Taberna. Katunying, kung gagamitin ko po muna ang inyong programa, ang inyong video dito nang wala pong inyong pahintulot. Pero syempre, naniniwala naman ako sa fair use policy ng YouTube. Kaya dadahan-dahanin ko lang din at ipapaliwanag sa ating mga kababayan ang inyong pong napag-usapan ni Attorney Galica. Nakalimutan ko na kagad. Ang bilis ko makalimutan ang abogado nitong si Ricardo Zulueta. Tuloy po natin ang panonood ngayon. Dito naman po kay Anthony Taberna. Drivers, thank you po sa inyong pagsuporta sa atin. Hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa sapagkat na nitong nakaraang araw, bigla na lang pong bumulaga sa atin ang isang balita na yung pong matagal na natin gusto makita. Isang mama na isinasangkot sa pagkamatay ni ka Percy Lapid at gayon din po sa sinasabing middleman sa kamatayan ni ka Percy na si Ginoong Jun Villamor diyan po sa Bilibid, si Colonel Rick Zulueta, ano po, ay bigla po nating nakita sa social media. Okay, ika-clarify lang natin, ano mga tol. Actually, hindi po Colonel itong si Ricardo Zulueta. Siya po ay Deputy Director for Security Operations with the rank of superintendent. Ang equivalent po niyan sa ating uniform service ay Lieutenant Colonel. Pero siyempre, ayon po sa NBI, ang pagkakatalaga dito po kay Ricardo Zulueta sa ranggong superintendent as Deputy Security for Operations ay paglabag sa Civil Service Rules and Regulations. Dahil ang katunayan, mula po sa BGMP siya po ay meron lang ranggo lamang na Senior Jail Officer 2. At ang katumbas na salary grade po niyan ay 17, which is malayo po doon sa salary grade ng isang Deputy for Security Operations, which is probably nasa 25 or 26. Ano, something like that. Salary grade 24, 25 or 26. Ang salary grade ng isang Deputy for Security Operations or superintendent sa loob po ng New Bilibid Prison. At alam naman po natin, at ayon din po sa pahayag ng ating NBI at sa rules ng civil service, na hindi po pwede na lumipat sa ibang ahensya ang sinuman na ito po ay italaga. Pwedeng lumipat pero hindi po pwedeng italaga nang ang kanyang posisyon ay higit sa 3 beses doon sa salary grade na kanyang inoccupy before siya ma-change ng kanyang pwesto. At ganun po ang nangyari dito kay Ricardo Zulueta. Kaya paglabag po iyon sa Civil Service Rules and Regulations. Kaya nililinaw lang natin, hindi po Colonel itong si Ricardo Zulueta. In fact, siya po ay isang Senior Jail Police at Senior Jail Officer 2 mula po sa Bureau of Jail Management and Penology. Kung sa Bureau of Corrections naman, siya po ay isang superintendent na meron pong posisyon na Deputy for Security Operations. Okay, tuloy natin mga tol. Media, ang naglabas po ng balita ay ang kanyang abogado na taga San Fernando City sa La Union. Ayan. Akala ko taga San Fernando City, California. Kausapin natin ngayong araw na to, mga kababayan, ito pong, ayan, nakita nyo. Ayan, nakita po natin. Si Attorney Lauro Gakayan. Yun, si Lauro. Para hindi ko makalimutan yung pangalan ng nakakaawang si Mr. Visconde, no? Si Attorney Lauro Gakayan.
O, siya po ang tumatay yung lead counsel. Ibig sabihin, marami po ang abogado ni Ricardo Zulueta at hindi lamang po iisa. Ang ibig sabihin po noong lead counsel, pag-aaralan po nila ang depensa, pero ang final say, dito po kay Attorney Lauro Gacayan. Attorney, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga, Anthony. Lahat na yung kasama, million-million mong tagapanood. Opo. Ito po bang picture na pinapakita natin na to ay sa law office nyo dyan po sa San Fernando, La Union? No, Anthony, iyan picture sa law office ko in Baguio City. Nagpakwela lang po sa Facebook kasi sinasabi nila nagtatago sa abroad. Kaya sabi ko, he's in my law office in along Pennsylvania Avenue, San Francisco. Kasi that's a place in San Fernando, San Francisco Barangay in San Fernando City, La Union. I'm from that place, Anthony, but I have my law office in Baguio City. That's where Colonel Zulueta met me last Tuesday. After he called me Monday night asking for an appointment. That's why I met him 12 noon nung Tuesday lang. Opo, bagong-bago lang pala, no? So, ang initiative po na makausap kayo ay nanggaling po sa kanya just recently, ano? Yeah, Anthony, I do not know him before that. And I was also surprised why he's aware of my cell number. But I said, less talk, less mistake. Ika nga. Sabi ni Attorney Gacayan, hindi siya aware kung sino itong si Ricardo Zulueta at hindi niya alam ang cellular phone, kung bakit nakuha yung cellular phone ni Ricardo Zulueta nitong si Attorney Gacayan. But if you remember, doon sa balita nung nakaraan, siya mismo ang nagsabi na prior to his appointment dito kay Mr. Ricardo Zulueta, nag-meet sila ni Gerald Bantag. It was sometime in November. See? Nakikita nyo mga tol? Kahit abogado, sumasablay pa rin. Pero nire-respeto ko si Attorney Gacayan kasi magaling siya. Napanood ko yung kabuuan ng interview na ito eh. Pero do not tell us na wala siyang prior knowledge kay Ricardo Zulueta kasi nagkita na sila ni Gerald Bantag in the first place. At alam ni Gerald Bantag kung ano yung kanyang kinakaharap na kaso, marahil na isabi na rin dito kay Attorney Gacayan. Kaya imposible na wala siyang knowledge at all kung sino itong si Ricardo Zulueta. It is very impossible na hindi man lang mabanggit ni Gerald Bantag sa kanilang unang pag-uusap sometime in November itong kanyang pinagkakatiwalaan na tao na si Ricardo Zulueta. Nakikita ninyo mga tol? Ito ah, base lang po ito sa mga interview at balita na napanood po natin sa nakalipas na mga araw. Kaya hindi ako sa agree doon sa sinasabi niya na wala siyang any knowledge about Ricardo Zulueta and hindi niya rin alam kung paano nakuha ni Ricardo Zulueta yung kanyang cellular number. Dahil pwede mo naman siguro sabihin, baka si Gerald Bantag ang nagbigay kasi nakapag-usap kayo before. Okay, tuloy natin mga tol. Okay, available ako 12 noon ng Tuesday. That time only because 8:30 I have a case in court and then 2 o'clock I have a case in court. So I have the time for you from 12 noon up to 2 p.m. And that's why yung picture na yan, it was taken after our discussion mga 12:57. Ulit ko ah. This picture was taken last Tuesday. Last Tuesday lang. Pero yung photograph ni General Bantag, meron din silang photograph nito last November. Naunang ma-meet ni Attorney Gacayan itong si Gerald Bantag before itong si Ricardo Zulueta with the same spot. Ano? Dito nakaupo si Gerald Bantag. Ganito rin ang posisyon ni Attorney Gacayan
At ngayon sa photograph na ito, makikita natin si Ricardo Solueta at ganito rin ang posisyon ni Attorney Gakayan. Kaya meron ng prior meeting si Gerald Bantag dito kay Attorney Gakayan. Kaya this is very impossible na sabihin niya na wala siyang knowledge at all kay Ricardo Solueta. Been in the afternoon of Tuesday. Opo. So, hindi po nagduda sa kanyang katapuhan. Baka naman may nagpa-prank lang sa inyo when someone called you up last Monday night. That's why I want to see him also. I have seen his pictures on TV before. And when he arrived, I was joking him. Sabi ko, akala ko sinasabi nila na patay ka na or nasa abroad. Ngayon sabi nila, tumatawa, I'm here. I'm alive, and that's why I want you to post in your social media to show na buhay ako, I was at your law office. Lahat naman alam nila itong law office ko, so they know that he was here, alive. Opo. Agad-agad po ba ninyong tinanggap yung pong kanyang kaso nung nagkita kayo ng Tuesday? No, I asked him why. Kasi we have more than 3,000 lawyers dito sa Baguio. Bakit ako ang tinawagan mo? And he said, marami akong nakakausap, even some lawyers. And bakit ako ang tinawagan mo? Ibig sabihin, ipagpalagay natin ngayon na hindi siya ang nagbigay o kung sino man kay Ricardo Solueta, pero merong tao sigurado na nagbigay kay Ricardo Solueta. Hindi ko alam kung sino yon, mga tol. Pero kung pagbabasihan natin ang photograph na nakita natin before, magkausap si Attorney Gakayan at saka si Gerald Bantag. Kayo na ang humusga dahil hindi ko rin naman sigurado kung ano ang sagot doon sa katanungan ko na yon. Tuloy natin, mga tol. And all of them pointed to you. I want you to be my lead counsel. Yan naman ang sinabi niya. I did not ask na kung sinong nagsabi sa kanya, sinong mga lawyers. But I know that more than 2,000 lawyers were my students sa College of Law in my 37 years as a law. Oh, that is why magaling ito kasi nakapag-produce na siya ng maraming mga estudyante bilang abogado. Ako, criminologist, thousands na din eh. Kaso lang, hindi sila mga abogado, criminologist lang. Tapos, ang pagtuturo ko, nasa isang dekada pa lamang. Ito, tatlong dekada na. Kaya definitely, magaling po itong si Attorney Lauro Gakayan. O, tuloy natin. Makikita nyo yung kanyang kagalingan maya-maya haba siyang ini-interview nitong si Anthony Taberna. Professor Anthony. So, tama po ba pagkaintindi namin na kayo po ang magiging lead counsel nito si Colonel Solueta? Ano po ang magiging arrangement po ninyo in so far as the appearance eventually in court is concerned? I will be the lead counsel assuming the case will reach the court, Anthony. Even in the preparation of his counter affidavit, pinagtutulungan namin lahat yan, but I will be the one to have the final say. Opo. Ano po ang mga sukatan? Pasensya na po kayo, attorney. Gusto lang din nating ma-educate yung ating mga kababayan sa kalakaran po sa pagtanggap ng kaso. Alam mo, ito, you don't know him from Adam, bigla pong tumawag sa inyo, nagpakita sa inyong opisina, tinanggap niya naman. Ano po ba yung, bakit niyo po tinanggap? Ang galing, ano? Sabi niya ito ni Anthony Taberna, you don't know him from Adam, ibig sabihin, out of nowhere, biglang tumawag. Bigyan natin ng benefit of the doubt si Attorney Gakayan. Pero, naglalaro sa isip ko, considering na nagkausap po sila before ni Gerald Bantag, eh baka ang nag-refer na nga rito kay Attorney Gakayan ay si Gerald Bantag o kung sino man sa mga kakilala ni Gerald Bantag. Kasi unang-una, hindi makikipag-usap si Gerald Bantag dito kay Attorney Gakayan nang wala pong opisyal na intention. Ibig sabihin ng opisyal na intention, either kunin ang serbisyo ni Attorney Gakayan o kumuha man lang ng kahit paanong payo sa kanya opisina. Alam naman natin na si Attorney Gakayan ay hindi po bahagi ng legal team nitong si Gerald Bantag. Bakit sila mag-uusap? Para saan ang kanilang naging pag-uusap last month? Diba? Tuloy natin, mga tol. Nanggap, hindi nyo ba naisip na hindi nyo ba ginagamit na sukatan na baka guilty to o kaya not guilty to
did you measure him up nung pong magkaharap kayo? Was he telling the truth sa inyong pong pagkakaintindi sa kanyang mga demeanor, etc.? Yes, Anthony, tinanong ko and he said all of those allegations are baseless. That's why when I asked him, do you have a copy of the complaint against you, the affidavit of witnesses and so on? And he said none. Why? Because the only thing I received from the DOJ is a one-page subpoena. That's of course the reason why he did not appear during the two hearings before the panel of prosecutors. So there is nothing to answer. There's no reason for him to appear sa panel. Baka sabihin nyo kasi, fake news ako. Ipakita ko muna yung sinasabi kong photograph. Ano? Ito po yung balita nung nakaraang araw prior dito sa interview ni Anthony Taberna. Dito makikita po natin na ang photograph nitong si Gerald Bantag ay kasama nga po ito pong si Attorney Gakayan. Ito po yung mas nauna. Ito po yung photograph ni Attorney Gakayan with Ricardo Zulueta last December 16. Ano? Pinosted po ito sa FB pero sabi po ni Attorney Gakayan, it was posted, pinost niya po ito sa FB noong December 16 pero it was a photograph last Tuesday. Ngayon, ito naman po yung photograph nitong si Attorney Gakayan with Gerald Bantag. We do not know kung ito ba ay nangyari on the same day, pero ang sinasabi po kasi dito ni Attorney Gakayan ay mas nauna ito pong si Gerald Bantag. He pointed out that on November 28, he posted two photos with Bantag on exactly the same spot. November 28, last Tuesday, December. Sino ngayon ang maniniwala na walang prior knowledge si Attorney Gakayan kay Ricardo Zulueta? Okay, balik tayo sa interview ni Anthony Taberna. Prosecutors. Why? Because he does not know the specifics, the charges against him. He does not know the evidence against him. He was not furnished copy of those documents. That's the reason why he was not there. And the reason is, that is the only reason. He was not in hiding. But I want to point out, Anthony, wala talagang kwenta ang pag-appear niya dyan if he does not know the specifics, the charges against him. Ako, I agree kay Attorney Gakayan dito. Kasi kung hindi mo alam ang specific ng kinakaso sa'yo, wala talagang kwenta pag-appear mo. Pero the essence of subpoena is to know kung ano yung complaint affidavit sa'yo. And that is why ilang beses pong tinry yun ng prosecution but to no avail. Alam naman natin na hindi po kinuha ni Ricardo Zulueta nor nagpadala po siya ng representative niya na isang abogado during November 23 and December 5 preliminary investigation. Wala pong ganoong pagkakataon. It was only this day or that day nung makipag-usap siya di umano dito kay Attorney Gakayan na ngayon ay nagpe-prepare na po sila ng kanilang counter affidavit. Okay, tuloy natin mga tol. So ano po ang next course of action po ninyo kung ganun pa lang yung paninindigan na wala pong specifics ang kaso laban sa kanya? Because the actual receipt of the entire record the case from the DOJ, that is the reckoning point to count the 10-day period to submit counter affidavit, Anthony. But since I already saw on TV before that Attorney Balisong was also representing General Bantag and Attorney Balisong is a good friend of mine. He was my student at the College of Law. His law office is less than a kilometer from my law office. I asked for a copy, complete copy of the complaints. That's why I started to read. Nagtatagpo-tagpo na yung mga statement. Ano mga tol? No prior knowledge? No at all? Pero sinasabi ngayon ni Attorney Gakayan, estudyante niya si Attorney Rocky Balisong. Ang opisina ni Attorney Rocky Balisong is just almost a kilometer away sa opisina niya naman. See?
Pero anyway, that is their version. Wala naman tayong magagawa. Kaya nga ako, sana ang ninanais natin dito, umabot na sa korte para once and for matapos na po ito. At itong issue ng bantag, matapos na. At tayong mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, magkaalaman na kung kayo ba ay magbabalik suporta dahil acquitted na iyong si bantag ninyo, o kayo'y maniniwala sa gobyerno dahil either na-convict na si bantag nyo. Okay, tuloy natin. And also, I ask Colonel Zulueta to go over it and make his comments on every allegations against him so that we can finalize his counter-affidavit. So at present, I'm telling you, Anthony, I have now a copy of that complete case filed against Colonel Zulueta and General Bantag, but coming from the lawyer of General Bantag, not coming from the DOJ, in which the receipt of that document from the DOJ is the period needed to count the 10 days to file counter-affidavit. Ayan ang paniniwala ni Attorney Gakayan. Pero syempre, ang version ng DOJ, the moment that it was deemed served, ibig sabihin na iserve na yung supwena. The 10-day period will begin. Yon ang version ng DOJ. Hindi kasi ako abogado eh. Dapat talaga mag-aral na ako ng abugasya para itong mga legal arguments nila rito, pwede kong direktang tirahin eh. Ano? Kaya gagamit lang tayo ng version ng mga totoong abogado. Okay, tuloy tayo mga tol. Oo. So kumbaga, through an official channel sa kanyang nakuha. Correct. Correct. Affidavit, ano? Yes. Opo. Okay, if that is the case na magkapitbahay lang pala kayo nitong si Attorney Balizo. Nadali mo, Attorney. Meron po, po bang possibility na mag-tandem na lamang kayo in defending General Bantag and Colonel Zulueta? That's possible, Anthony, but General Bantag has battery of lawyers to represent him. Colonel Zulueta is being represented by several lawyers, but I'm the lead counsel. Grabe, no? Talagang yayamanin. Alam nyo ba kung magkano ang serbisyo ng isang abogado? Meron tayong tinatawag, meron sila. Bakit tayo eh? Hindi naman ako abogado. Meron silang tinatawag na consultation fee. Isang oras, depende sa galing ng abogado. Pinakamababa, 1,500. Consultation lang po yun. Tapos meron pong acceptance fee, merong retainer's fee, merong appearance fee. Per pages ang labanan po sa pleadings. At hindi ka makakakuha ng maraming abogado kung wala kang yaman. Maliban na lamang kung itong si Gerald Bantag ay may mga sponsor na tumutulong sa kanya ngayon para po bayaran yung mga abogado na nagtatanggol sa kanya at saka itong si Ricardo Zulueta. But you cannot avail the services of a known lawyer kung wala ka pong pera. That is the problem with the system sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga tol, kung wala kayong pera, huwag kayong gagawa ng mali. Dahil pagka nagkaroon kayo ng problema, baka hindi nyo maipagtanggol ang inyong sarili. Although, inaalaw naman ng rules na kahit ako, halimbawa, sampahan po ako ng isang kaso, kung wala akong kakayahan na magbayad ng isang abogado, pwede po akong bigyan ng ating gobyerno. Or, on my own choice, ako mismo magtatanggol sa aking sarili. Depende yon kung malalim ba ang kalaman ko sa batas at saka sa rules of court. Dahil, ang intention kasi ng korte, protektahan ang iyong karapatan. Lalong-lalo na, kapag ka ikaw po ay inaakusahan, maaaring matanggal sa iyo ang iyong buhay, ang kalayaan at ang iyong mga ari-arian. Okay, tuloy natin ito mga tol. Mm-mm. Puntahan nga po natin yung kwento niya sa inyo, no? Saan po siya naglagi? So, no. Where did he stay during the time? Leticia Scarp Jordet. Ang sinasabi niyo po kay Katuning is a libelous remark. Oh. Ngayon, na-i-place ko na po sa screen. Sabi niyo po, kismosong bayaran
na si Tunying. Ingat po kayo kasi baka patulan po kayo ni Katunying. Eh yung isang journalist nga na nagsulat lamang ng post sa kanyang Facebook at sinabing merong isang agriculture secretary na nagkaroon ng biglaang 25 million pesos convicted ngayon for cyber libel. Kaya Leticia Scarp Jordet, bago nyo po mag-comment, isipin nyo muna na makasampung beses ang inyong bibitawang salita. Naka-post na po iyan sa video at kahit i-delete nyo po iyan, part na rin po iyan ng ebidensya kung kayo po ay papatulan. Ingat-ingat sa pagkokomento, wag po kayong magsasalita ng mga mapanirang puri sa ibang tao para hindi po kayo magkaroon ng problema sa hinaharap. Na siya po ay nanonood lang nitong mga balita about him being implicated in the killings of Percy Lapid and Villamor. Sabi naman niya, he was traveling almost every other day, Baguio, Manila, visiting his relatives in Pangasinan and La Union, but not to public places, crowded places, considering the his safety. Take note, Anthony, he showed me text messages involving threats on his life. One of which was saying, Colonel Zulueta, hindi mo na maaabot ang Christmas. Saan po galing ang death threat na ito? Saan kampo o grupo? He does not know. But his theory is madaling mag-claim ng threat. Ano? Parang ako rin. Di ba ang claim ko sa inyo, nakakatanggap ako ng threat. Pero publicly naman available yan. Suriin nyo lamang po yung mga post ng mga bashers ko sa Facebook. Top 1 at saka Top 1 Archive pagka ang topic ko po itong si Bantag. Makakakita po kayo doon ng mga serious threat. Sa cellular phone ko, wala po ako nare-receive. Pero sa inbox ko sa Facebook, meron po ako nare-receive. At yun, mga ebidensya na pwede kong gamitin in the event na talagang magkakapit-pita na. Ngayon, sinasabi nitong si Ricardo Zulueta na meron siyang mga threat na nare-receive. Possible, di natin alam, who knows, kung yan ba ay totoo o hindi. Pero, alam nyo naman, kapag ka ikaw ay gumawa ng mali, siguro mag-iisip ka na baka merong gumanti sa'yo. I am not saying na gumawa siya ng mali. Pero possibly, baka dahil po sa mga allegasyon na ito, kaya ngayon nagkakaroon ng threat sa kanila. And di natin alam kung sino yung nagte-threat sa kanila. Pero ang malinaw, simula nung October, nung sila ay, nung kanyang boss ay preventively suspended na, itong si Gerald Bantag, itong si Ricardo Zulueta, for no reason, nag-awol at hindi nagpakita and just show up last week dito kay Attorney Gakayan. Yun ang katotohanan. For more than a month, siya po ay nagtago sa publiko, not necessarily sa batas, kasi wala naman siyang warrant of arrest. Nagtago siya sa publiko, hindi ibinigay ang kanyang pahayag sa kanyang abogado para maipagtanggol lamang siya. Hindi naman natin kinakailangan ng pahayag ng isang akusado sa publiko o ng isang respondent. Sapat na para maalis ang agam-agam sa publiko ay merong isang tao opisyal na magtatanggol sa iyo at sabihin kung ano ang bersyon ng iyong katotohanan. Dahil tandaan po natin, hiding or flight is a sign of guilt. Basic po yan. Tuloy natin mga tol. Marami silang naapakan sa viewquery. Of course, nakita ko yung mga news niyo before. From the time that General Bantag and Colonel Zulueta took over New Bilibid prisons, marami silang the privileges, the undeserved privileges ng mga high-profile inmates na wala. Pinasira, pinademolish yung building where they are illegally occupying, where they are enjoying a life of luxury at that time. Naalis lahat yan. That, alam nyo, that is a complete lies. Bakit? Si Senator Ronald De La Rosa na mismo ang nagsabi na wala ng special treatment sa loob po ng mga bilangguan nung siya po ay namuno sa Bureau of Corrections. How come na after ni Senator Ronald De La Rosa,
pumalit si Nicanor Fael doon, eh bigla na lamang nagkaroon po ng ganon. Ibig sabihin, kung wala sa panahon ni Senator Ronald De La Rosa, eh kurap itong si Nicanor Fael doon. O kaya naman, wala talagang pinasira. Dahil ang sinasabi nga ni Senator Ronald De La Rosa, yung mga giniba nitong si Gerald Bantag, hindi po ito mga VIP area. Ito po ay binuo para po magkaroon ng extended na pangingahan itong mga persons deprived of liberty because of congestion. Sobrang sikip. Sobra kasing dami ng mga persons deprived of liberty. Kaya pinatayuan talaga sila ng extension para po mapahingahan nila, especially kapag sila po ay matutulog na. At yon yung pinagigiba nitong si Gerald Bantag. Ngunit ang naging impresyon sa publiko, mga kubol na pinagiba, hindi po yung totoo. Bakit hindi totoo? Si Senator Ronald De La Rosa mismo ang nagsabi. Siya mismo namuno sa Bureau of Corrections. That's why galit na galit yung mga high-profile inmates with General Bantag and Colonel Zulueta. Wala pa naman po sa husgado yung kaso. Siguro naman eh, may laya pa tayong pag-usapan ng ilang mga ayan, specific. Tama yung sinasabi dito nito pong si Anthony Taberna, no? Kaya natin pinag-uusapan ito nung may kalayaan kasi wala pa po sa husgado. Kaya natin hindi na pinag-uusapan ng anak ni Boyeng Remulla at naniniwala kung ito ay may kasalanan dahil ayun po ang investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil ito po ay nasa korte na. Hanggat wala pa sa korte, malaya pang pwedeng pag-usapan. Hindi pa po yan papasok sa mga party involved doon sa tinatawag po nila na sub judice rule. Na kapag ka nasa proper forum na ang isang argumento na legal, particular nasa korte na ito, hindi na po dapat ito pinag-uusapan pa outside sa korte. Dahil ito po ay maaaring maka-impluensya doon po sa magiging outcome o desisyon ng umahawak po na hukom. Okay, tuloy natin mga tol. Nito pong particular case, especially doon po kay Percy Lapid, ano, doon po sa mga statements ng mga persons deprived of liberties, diyan po sa Bilibid, yung pinaka-testigo laban po kay General Bantag, eh lagi po nasa sentro, ito pong si Zulueta. Kumbaga, ang dating po sa atin, ang mga nagmamasid, he is like the executioner of General Bantag. Did you discuss this po and what was his response? Yeah, I asked him. There was no such order from General Bantag. And he said, if ever there is an illegal order, he will never comply with it. Siyempre, against ako kay Bantag, sa kay Ricardo Zulueta, ang paniniwala ko, walang umaamin na magnanakaw. Walang umaamin na may kasalanan. Except sa ibang mga pagkakataon na nakukonsensya yung tao, kaya aaminin niya po yung kasalanan niya. But for majority of cases being tried sa ating korte, wala pong umaamin. Not even ang anak ni Secretary Boyeng Remulla. Hindi niya inamin na may kasalanan siya, pero ako naniniwala ako may kasalanan siya. Ano? Ganun lang po yun. Hindi aamin ang taong may kasalanan. Bibihira ang umaamin sa may tao. Bibihira ang umaamin na taong may kasalanan. Ulitin natin yun. Hindi siya inutusan ni General Bantag na itumba si Percy Lapid or Villamor for that matter? Yes. He completely denied that, Anthony. Common sense naman. Pagka inamin niya yun, di... inamin niya na yung mali. Attorney naman eh. Siyempre, sagot po nyo dyan, hindi talaga aamin. Dahil ang magiging version po ninyo, walang ganong katotohanan. At ang katotohanan sa inyong version, hindi ginawa yun nila Ricardo Zulueta. Pero labanan niya ng mga ebidensya sa hinaharap, mga tol. Dyan natin makikita yan kapag ka nagsimula na po ang trial proffer dito sa kaso na ito. Doon po sa, ewan ko kung narinig nyo na rin po itong ganitong klase ng mga teorya, na maaaring siya ay kumilos on his own without the knowledge of General Bantag. Ano po ang napag-usapan niyo po ba yun?
sinabi rin yan, there is no reason whatsoever for him to run after these people, Anthony. Bakit wala siyang kinalaman sa Percy Lapid? Wala namang sinasabi ni Percy Lapid as against Colonel Zulueta. So there is no reason. Tama. Puntong-punto yan. Tamang-tama yung sinabi ninyo, Attorney Gakayan. Walang rason si Ricardo Zulueta para ipapatay si Percy Lapid. Pero ang tanong, si Gerald Bantagba, walang rason. Yon ang malaking katanungan sa amin, sa publiko, Attorney Gakayan. Tama kayo, I agree on you. Walang rason si Ricardo Zulueta na ipapatay si Percy Lapid. To personally have a grudge with Percy Lapid. Yung pong mga statement ng mga mayor de mayores dyan po sa Believe It, implicating him directly dito po sa mga krimen na to, ano po ang particular response niya po doon? What he was saying is this, yung sinabi ko na kanina, many of the high-profile inmates are so mad at them. And this is the handiwork of these people. Take note na yung mga nag-affidavit na yan, Anthony, karamihan, convicted of violation ng Republic Act 9165. Okay, yan ang arguments kasi nila eh. Lahat ng mga tumitestigo ngayon laban kay Gerald Bantag at kay Ricardo Zulueta ay convicted in particular sa paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero, in the past, bakit si Attorney Leila De Lima, lahat ng testigo laban sa kanya na ginamit ng Department of Justice sa panahon ng Duterte administration ay person deprived of liberty din. Convicted, most of them, for a crime in violations rather sa Republic Act 9165. The law on comprehensive drugs, correct? And then guilty of murder, guilty of kidnapping and so on. These are all from polluted sources, Anthony. So sa particular na allegation po laban po sa kanila sa Percy Lapid and Villamor case, kailan po kayo at si Ginoong Zulueta na haharap sa Department of Justice? Ito, magandang katanungan ni sana kung ako lang ang nagtatanong dito kay Attorney Gakayan, kaso lang baka mapikon sa akin kasi bias ako para sa gobyerno eh, no? Ito si Anthony Taberna, pirang kanyang pagtatanong dito eh. Ano ang kasagutan sa katanungan ni Anthony Taberna? Kailan sila sasagot? Tingnan natin ang kasagutan ni Attorney Gakayan. No, it depends. We are waiting for the resolution of the motion for inhibition filed by General Bantag because the resolution of that motion affects all other respondents, Anthony. That's why we... Tama yun. It affects all other respondents. Bakit? Yung motion for inhibitions kasi na yan, idagdag lang natin dito sa issue na ating pinag-uusapan, grounded on three reasons. Ano po yun? The alleged impartiality or partiality rather of Secretary Boyeng Remulla against Gerald Bantag. And the biases, accordingly, ng prosecutors dyan po sa panel of prosecutors nga na binuo para po sa preliminary investigations nitong si Gerald Bantag. At saka yung issue ng jurisdiction. Ang sagot po dyan ng pamilya Mabasa ng abogado nito, there is no partiality nor biases sa prosecutors at dito kay Secretary Remulla. Kasi ang contention ng abogado nitong si nitong pamilya Mabasa is that we, the people of this country, has the right to informations of public concern. That is our basic rights enshrined in our constitution, particularly in Bill of Rights section 7 ng Article 3, the right of the people to informations concerning public matters, at yung pagkakataon na ito
itong kaso ni Gerald Bantag, since it is a case against the people of the against the people of the Philippines, it concerned us all. Kaya dapat alam natin, at bilang Secretary ng Department of Justice, katungkulan ni Secretary Remulla na ipaalam ang mga nangyayari sa investigasyon na ginagawa ng ahensya na sa kanyang sinusupervisyonan. Ang ahensya na tinutukoy po natin ay ang National Bureau of Investigations. On the second note, ito namang issue ng biases ng tatlo di umano'y na prosecutor panel ay hindi rin po makatotohanan sapagkat hindi po si Secretary Remulla ang nagtalaga diyan. Meron pong tinatawag na prosecutor general. Yun po ay separate agency o under the DOJ pero meron po silang sariling mandato at authority para magtalaga ng prosecutor at hindi yun pwedeng pakialaman ng Secretary of Justice. The only thing that the Secretary of Justice can do is that after the resolution ay kung magpapail ngayon ng petition for review, which is on that case, medyo disfavor nga iyon kila Gerald Bantag dahil alam naman natin na kapag inakyat sa Secretary of Justice at alam na natin ang posisyon ng Secretary of Justice na naniniwala na ito ay may kasalanan, si Bantag, bias na talaga sa kanila. Pero hindi yun ang issue eh. Prosecutor, independent po ang kanilang magiging resolusyon, ang kanilang desisyon, higit sa lahat. Yung ikatlo na ini-issue dito sa motion for inhibition. Ang kine-question ni Attorney Rocky Balisong, na happen pala na estudyante nitong si Attorney Gakayan, ay jurisdiction. Ang contention nila is that Gerald Bantag has salary grade 30. Being the Undersecretary of Department of Justice and has the rank at the Bureau of Correction of Director General. Kaya dapat ang meron daw pong jurisdiction ay ang Ombudsman for Preliminary Investigations. However, kung babasahin po ninyo ang nakalagay sa Republic Act 6770, hindi ako abogado ha, sa mga bashers ko. Inuulit ko, hindi ako abogado. Pero hindi kinakailangan maging abogado tayo para maging maalam tayo sa batas. Basahin ninyo ang Republic Act 6770, the jurisdictions of the Ombudsman as well as Republic Act 8249, ang batas na nag-create ng Sandigan Bayan, nakalagay po doon na bago i-take into cognizance or hawakan ng Sandigan Bayan or ng Ombudsman ang mga kaso na ito, dapat the offense should be related to the performance of that public official doon sa kanyang official functions. In this case, ang murder under Article 248 ng ating revised penal code is a crimes against person. This was committed not in relation to the positions of General Bantag during the time na siya po ang Director General sa Bureau of Corrections. Kaya who knows kung ano ang mangyayari. Pero alam nyo mga tol, hindi ko nakakalimutan ang aking pangako dito. Kapag ka nalipat ang jurisdiction sa Ombudsman by January, titigilan ko si Bantag nyo. Hindi ko na siya i-content dito sa page ko at sa aking channel. The moment na malipat ang jurisdiction sa Ombudsman. Dahil ako, naniniwala ako na ang merong jurisdiction in particular sa preliminary investigation ay ang National Prosecution Service under the Department of Justice. Tuloy natin ito mga tol. We do not know where to file the counter affidavit later on. While we are already preparing it, if they will inhibit in the case, we'll go to the Ombudsman, we'll go to the Ombudsman. If not, if they will insist on continuing it, then we'll appear before the panel prosecutors, before the DOJ. But at present, we have to wait for the resolution of that motion for inhibition filed by General Bantag because this applies to all respondents. Mm-hmm. Yung po bang relasyon ni General Bantag at ni Solueta, ni Colonel Solueta, ang tawag nga po dito ni Secretary Boying Remulla when we ask him because there is an absence of direct evidence. Inamin naman po nila yun eh. Inamin naman, there is an absence of... Ito na ang magandang discussions dito academically.
ano, dito ako humanga ng kaunti dito kay Attorney Gakayan. Kasi alam nyo, nung sinabi ni Secretary Boyeng Remulla that the statement of sister nitong si June Villamor ay dying declaration, I do not agree. Dahil ako, nagtuturo din po kasi ako sa mga criminology ng rules on evidence. At ang paniniwala ko, ang dying declaration can be applied only for a person under an impending death. Ibig sabihin, halimbawa, nasaksak ka, mamamatay ka na, naghihingalo ka, at talagang kapos na kapos ka na sa hininga mo, ngayon merong isang tao o kaya investigador na sabi mo kung sino yung pumatay sa'yo. That is a dying declaration, exception to the hearsay rule under the rules on evidence. Pero ang sinasabi kasi ng NBI ngayon, parang kinoconsider nila na dying declaration, especially yung chat message ng kapatid po ni June Villamor before ito po ay mapatay, di umano, diyan po sa loob ng New Bilibid Prison. But in this particular case, may binubutas itong si Attorney Gakayan. The alleged time where the said messages was transmitted ay 12:47 in the afternoon. And ang sinasabi is past 12 in the afternoon pa lamang, around 12:05 to 12:10 or 12:10, eh hindi na daw po nakapag-message itong si June Villamor. Kaya how come daw na magtatagpo o na hindi nagtagpo tapos paniniwalaan pa raw po ng National Bureau of Investigations? Hindi natin alam. Kasi kaya nga po, sabi ko po sa post ko kanina, sana mabasa ko din, kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon, yung complaint affidavit laban po dito kay Gerald Bantag. Para ako mismo ma-evaluate ko bilang dating investigador kung ano ba yung lakas ng ebidensya meron po ang PNP at saka NBI sa kaso po na ito. But unfortunately, wala po akong pagkakataon na ganun, kaya hindi ko alam at nagbabase lang tayo ngayon sa mga balita na inalalabas at mga statement na sinasabi ng mga party involved dito. Okay, tuloy po natin mga tolo. A direct evidence implicating the two, maliban po sa pahayag ng mga preso, meron po silang binabanggit na totality of evidence. Bilang isang abogado po, ano po ang masasabi niyo po doon sa batayan ng isinampang kaso ng ng NBI on the basis of the totality of evidence? Yung based from our law of evidence, Anthony, speculations, suspicions, these are not evidence. Like in this case, when they're talking about totality. Tandaan natin ha, ang abogado, pinagtatanggol niya si Ricardo Zulueta. Kaya siyempre, titirahin niya ang ebidensya ng kalaban. Ayon dito kay Attorney Gakayan, suspicion, speculations lamang ang hawak ng NBI at saka ng PNP. Pero ang sinasabi po ng PNP at NBI is totality of evidence. Pag sinabing totality of evidence, lahat ng mga ebidensya na mababasa nyo po dito sa batas na ito. Alam nyo po itong batas na to? Ito po yung revised rules on evidence from Rule 128 to Rule 134. Napakahaba po nito at napakahirap intindihin sa lahat po ng pinag-aaralan ng mga criminology student sa criminal law and jurisprudence, pinakamahirap po ang rules on evidence. Okay? Ngayon, balik muna tayo dito sa pinanonood po natin na argumento nitong si Attorney Gakayan. Evidence, that's why when I was reading the affidavits and so on, for example, that of Escorial about in his supplemental affidavit where he mentioned for the first time the name Bantag. There was no mention whatsoever of Zulueta, and he did that when June Villamor was already dead. Sinabi niya o sinabi ni June Villamor na ganito. But he did that 4 days after the death of June. Bakit ganon? Kasi meron silang usapan nitong si June Villamor na wag mo kong itutuga. Sila ay magkaibigan. Ano? Hanggat hindi ako namamatay, wag mong sasabihin para hindi ako malagay sa alanganin. Wag kang magsasalita. Maybe due to his relationship na maging magkaibigan sila,
Ino-honor niya yon. Kaya kahit alam na ng ating kapulisan, tinatago pa rin sa puso at isipan itong si Joel Escorial na huwag mapahamak ang kanyang kaibigan. Kaya na late yung kanyang statement, kaya nga supplemental eh. Kasi nalaman na lang din ni Joel Escorial na kinalaunan noong October 20, patay na pala ang kanyang kaibigan. O, dahil patay na ang kanyang kaibigan, nagsalita na siya ng buo sa ating kapulisan. O, yun lang mga argumento na pagsasama-samahin mga tol at hayaan natin na husgado ang mag-appreciate ng katotohanan. Pero hindi kasi tayo pwedeng manahimik dito eh. Sa totoo lang eh. Katulad nung sinasabi po ng iba na dapat pag-usapan na lamang po ito sa hinaharap, bahala ng ipagkatiwala natin sa criminal justice system, hindi po pwede. Kasi ang kabilang party, ang mga supporter ni General Bantag at Ricardo Zulueta ay patuloy na nagbablog, nagpapahayag ng mga impormasyon sa publiko at nalilihis ang paningin ng tao. Huwag tayong tatahimik dito, no matter what it cost. Ako ba may napapala ako dito? Wala, except may nanonood sa akin. At binabayaran ako ng Facebook at saka ng YouTube. Other than that, wala na. In fact, ano pa napapala ko dito? Kaliwat kanan, sabi nga sa akin ni Mrs., baka madamay tayo dyan. Huwag ka mag-alala, sabi ko. Hindi naman siguro sobrang tama ng sama ng mga tao na ito na pati kayo idadamay. Maaari, ako lamang. Ano? Wala ko napapala dito. Pero isa ako sa mga Pilipino na naghahangad ng hustisya para sa taong napatay. At yun po si Percy Lapid. Kahit kalaban natin sa politika yan, siya ay kinuna ng buhay at dapat mapanagot ang mga nasa likod ng pagpapatay dito po kay Percy Lapid. Tuloy natin pakinggan ang sinasabi dito ni Atty. Gakayan. Yun, Villamor. So, in court, that's not admissible. Ang daling sabihin yan eh. Kung sinasabihin niya, for example, na ang mastermind daw sa pagpapatay ni... Okay. Siyempre, may kanya-kanyang version. Diba? Sasabihin ng version ng depensa, that is inadmissible as evidence. Sasabihin naman ng opensa ng prosecution, this is admissible as evidence. O ano ba ang admissibility of evidence? Mababasa niyo po 'yan dito, 'di ba? Sa rule 128. Yan o, rules of admissibility. O, eh, pero ayoko kasi magturo sa inyo nito mga tol dahil hindi naman kayo criminology student. Ano? Saka masyado tayo magiging technical dito. Baka pulaan pa ako ng ibang mga bashers. Nag-aabu-abugaduhan ako. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga bashers, ayon sa aming profesyon, Republic Act 111131, ano? Yung Criminologist Profession Act of 2018, a registered criminologist is a holder of a valid certificate and ID issued by the Professional Regulation Commission. And as such, he can teach, ano, pwede kami magturo ng lahat ng mga subject na nakapailalim sa aming kurso. At bahagi po ng subject namin ang rules on evidence. Kaya wag niyo akong questionin dito kung nagtuturo ako sa publiko. Ano, ipabasuran niyo muna yung batas ng nagsasabi sa amin na pwede kami magturo kapag ka ito ay may kaugnayan sa aming profesyon bilang registered criminologist.